mga Kalingap, welcome back to sa ating YouTube channel, Kalingap Neko. Ganda hapon po sa inyong lahat. Ngayon na po mga araw mga Kalingap, mapunta na po natin kila Ate Rowena. Mga update na po na natin, matanong natin anong balita po yung passport nila, si Arjun tsaka si Ate Rowena. Tanong natin kumusta na si ate kasi masakit na siya, meron pa yung sugar, diabetes, tsaka yung toric. Yun na po mga alam natin kumusta na po siya. Tara na po mga Kalingap, punta na po tayo, namashare. Let's go! Ito mga Kalingap, mang sobra init mo, mahirap ang lakad ng si ate. Arjun! 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 Saan si papa mo? Saan si papa mo? Daddy, daddy kita ra? Pata ni ang tiyangko kanina, papa. Basta sumasakit lang siya yung parang nag... Ganun-ganun siya sa ano, siguro sobrang init. Sobrang init, dahil sa sobrang init, pati. Hindi naman ako nag-LBM, masakit na, parang kumukulo lang yun. Napanin niya ito yun. Ito, bela. Mainit. Ito na lang tayo. Upo ka na ate dito. Ano ate, kumusta ka? Ito okay naman, naghihintay ako ng passport. Anong babalita na yung passport po? Wala, baka hindi ko alam kung ngayong linggo, itong week na to o next week. Ayun ang pinaka ano, hintay ko. Dahil ang sabi sa akin sa embassy, pinakamatagal na daw yung 1 month. Opo. Pero, so, baka... Ilan araw nang na yung po? Naka 3 weeks na. 3 weeks na? Mm-hmm. Baka na yun ng linggo. Baka linggo o kaya next week. Okay. Naghihintay na. Kasi anyway, in-address ko doon sa bahay ng biyanan ko. Biyanan mo. Doon ko in-address. Kasi sabi, kung pick up, pupunta kami pa ng Delhi, napakalayo, mamamasahe pa. Tapos, malayo ang biyahe. Nung pumunta nga kami doon, naka 35 hours kami. Balikan lang, balikan, papunta, balik. Kasi kung magastos, kung mag-ano pa, i-stay pa doon, magastos, kaya sabi ko balikan lang. Hindi ko kaya ang ano. Oo, mainit mga ate, pati yung mga ano. Para mapayat ka ng ano yung mga ano, mapunta ka ng Moga, mas mga medyo mataba ka na ngayon. Pag matagal ang biyahe na ano, masama ang pakiramdam, lalo pang mainit, lalo ang init ng panahon. Oo, mga ano, mga 40 plus ang 45, 46 lang ang degree ng temperature. Kagabi, hindi, wala akong tulog, kaya ganito para akong ano, dahil kagabi, may storm, ang lakas ng hangin. Opo, doon din, Moga din nga, meron pa yung po, malakas ng tulog. Tapos ano, hindi ako walang kuryente, hindi makatulog, walang gusto mainit, kahit mahangin sa labas. Hindi ko naman maka-stay sa labas kasi yung hangin, may kasamang buhangin. Oo, ganun din yung sa amin. Kaya sabi ko di, doon din kami sa loob, walang electric panel, walang kuryente. Matagal pa, may mga dalawang tatlong oras lang, walang pang kuryente. Hindi, nawala yung kuryente siguro mga 9 o'clock, umabot mga 3 a.m. na ng 3 a.m. madaling na. Araw. Oh, grabe, matagal na. Tagal, kasi grabe yung lakas ng ano, grabe yung lakas ng hangin. May ulan naman, pero yung ulan hindi naman malakas. Oo, pero malakas ng hangin, kasama na yung aluming, yung buhangin. Diyos ko, grabe ang ano. Mabuti kung wala akong sakit, okay lang.
Kaya-kaya. Ano, Arjun, dito ka na. Dito. Ano, kumusta ka na? Okay po. Ay, hindi, ano nga, hindi ka namang labas kasi sobra init. Hindi po. Saan ang mga laro? Bahay lang? Minsan nag-ride ako ng bicycle. Ah, sa bicycle. Pag hapon lang, pag walang araw? Kapag 6 o'clock, ride na ako ng bicycle. Ah, yan mo lang. Pero ma, gusto na kailan, gusto mo yung ride ng bike? Ma-riding lang yung parang mga ano. You like ng riding. Ganun. Dami na po yung mga ate. Mabasa na po kayo yung comment lang. Mga tanong sa akin. Anong update na si ate yung Arowena. Tapos yun na mapupuntahan po kami. Kasi yung alam na sila may sakit ka. Tapos yung naman gusto nila. Mga update na po. Anong mang kumusta na si ate Arowena. Ang yun lang yung ma-receive ko, ano ko lang yung passport, wala nang problem, makakapunta agad. Ma-receive ko ngayon, kinabukasan, pwede nang pumunta ng FRRO. Yun lang naman ang ano ko talaga yun. Wala akong mga maraming requirements na kailangan. Passport, ano, yung affidavit sa ano, na hihingiin sa FRRO na... Kung bakit kami dito nais na overstay, yun lang naman. Pero ano ate, yung visa niyo, ano yung visa? E-visa or ano ba? E-visa kami. Pero yung ano, yung kasi mausap na ako dun sa embassy, yung e-visa, hindi naman pwede na ma-extend. Hindi. O yung sa exit lang yung daw, ma-exit wala namang problema kung exit. Talagang kasi kung e-visa talaga kami. For 1 year yun. Oh, so, dapat, mga slob ng 1 year, isang beses, umuwi na kayo Pilipinas. Mm-mm. Pwede naman balik ka lang dito. Mm-mm. Doon naman po, pa-extend lang yung visa ulit. Kaya naman yun nangyari kasi nga, nag-lockdown yung pagdating nga. Nagagaya ng unang sinabi ko na after 10-15 days, nag-lockdown, nag-national lockdown. Kaya hindi kami may ano kami eh, may return ticket kami. Pwede ipapakita ko lahat yun. Ano para makita nila, maintindihan at malaman din ng mga viewers. Kasi minsan nagtatanong, bakit sila hindi na sila bumalik? Ay hindi, bakit hindi sila? Kasi dapat, ano, yung pag-uwi namin is bisitahin din lang yung grandparents niya. Tapos, yun na nga, na na kami dito ng lockdown. Hindi ko alam kung kailan matatapos. Yung COVID. Pag-slob na nga COVID, yung lockdown, yung sa may ano, yung sa punan na yung sa pera, ubos na doon. Kagaya nga nang sinabi ko nung una, yung asawa ko eh, nag-lockdown, tapos wala din siyang trabaho the time doon sa Manila, hanggang sa umuwi siya. Mahirap din yung buhay na uuwi ka, siyempre naninibago ka sa kahit sariling natin. Kahit din ako nang umuwi din ako ng Pilipinas, naninibago din ako paano ako mag-survive lang dito. Pero ngayon okay naman na. Pero meron po palang good news sa mga viewers. Apa. Meron isa tayong followers, mesong viewers na nag-ano sa asawa ko ng trabaho papunta ng Saudi. Oh, talaga? Taga Saudi po sila. Nag-ano agad. Mabasa ko din yung comments lang, tapos mga bigay lang ako yung WhatsApp number na yung po para may usap na diretso lang po usap kayo. Nag-usap na sila sa video call. Tapos sabi, magpaasa lang daw ng CB. Opo. Tapos itatry niya daw yung sa abot ng kayang makakaya na makatulong. Sabi ko nga, natutuwa din naman ako. Yung magandang balita lang po. Isang vlog lang, meron agad nag-response na yung pangalan ng Marvel, Aquino. Marvin Aquino. Salamat po mga Marvel Aquino, taga Saudi. Mga malaki po at tulungan po na yun po para meron pa trabaho ng yung asawa na si Ate Rowena. Sabi niya, nagpapasalamat lang ako kay Sir. Ang sabi niya sa akin, wag daw muna ako magpasalamat kasi hindi pa naman daw nakakarating doon. Pero sabi ko, at least, isip sila, diba? Nag-reach out sila, siya pa mismo sa amin para... So, hingi sila requirement lang na siya, diba? Na willing talagang tumulong. Okay lang po, pasa kayo yung sa requirements or hindi pa? Hindi pa. Sabi niya, kung ready na yung
asawa mo, then anytime mag-ano na lang ano, binigay niya nga sa akin yung email ano niya, email address niya at doon ipasa yung CV, kayong passport, tapos ipapasa niya daw sa HR. Yan maganda. Sabi ko siguro bagong panimula para sa pag-ano niya sa trabaho. Tapos hindi ko alam kasi Diyos lang, si Lord lang, si God lang ang makakapagsabi. Kasi siya lang bahala, ano, saan meron pa. Kasi hindi naman tayo alam anuman ang sunod, di ba? Hindi natin alam kung ano ang ano natin. Iba yung plano natin at iba yung plano iba ng Diyos. Si Lord, Diyos. Tayo lang ang... Sige lang tayo. Ako, sige lang ako. Basta mga dasal na po tayo. Mga ayos lang ang buhay na po. At marami akong nagpapasalamat ako sa mga ano, sa mga viewers na lagi sila nagnanonood ng no skip ads. Talagang malaking tulong napakalaking tulong po talaga yun. Tama po. Saka yung mga prayers na inaangad nila na makauwi kami. Minsan na talagang mahirap. Kahit for the sa ngayon, kasi kung hihintayin pa namin na makaalis na yung asawa ko, makatrabaho na siya, matagal pa bago kami makakatipon, syempre. Ang ano nito, yung pag-aral nito, kasi hanggang... Dito, mga grade 6 lang po. Hanggang grade 5 lang dito, grade ang elementary. Dito. Kung dito pa siya, mag-high school, panibagong ano na naman. Mahirap kasi yung... Hindi naman yan yung... Halimbawa sa Pilipinas, pupunta ka lang ng ibang lugar, ay ng ibang probinsya, din madali lang magkuha ng transcript. Hindi kagaya ng sa ibang bansa ka, tapos maglilipat ka ng ibang bansa. Mahirap ang ganong. Kaya sabi ko, at least doon, kahit pa paano. Saka ayaw niya dapat, po kaming iwan dito. Kasi dapat tuloy-tuloy lang mga aral ng Pilipinas. Pag may tapos na aral, pwede siya lang, Arjun nang bahala, ano mga decision niya, mga... Service sa dito o India or ano Pilipinas? Hindi po, nag-decision na po din yung asawa ko na doon na talaga. Sa Saudi? Hindi, kami sa Pilipinas. Kayo lang Pilipinas. Ayaw niya kami, habang wala siya dito, ayaw niya kaming iiwan dito. Gusto niya doon ako kasi ako may sakit. Gusto niya malapit ako sa pamilya. Para malapit lang yung pamilya niyo, para meron pa alagahan. May titingin-tingin sa akin. Mabuti kung... na sa tamang edad na siya, na malaki na, makakapag-desisyon na. Marunong siya mag-alagahan. Marunong naman siya mag-alaga. Kaso lang yung mag-desisyon, kasi hindi pa siya, underage pa siya. Underage pa 12 years old pa lang. Mabuti ko nasa 20 years old na, makakapag-desisyon na siya. Tama. Saka pero ano yung asawa mo, ate, mga ano, okay lang, payag na siya, mga ano, uwi na kayo. Kasi dami na po comments na doon. Ano ba nga, paano man yung asawa mo, ate, away na mga ano, walay kayo, ganun, dami na po question noon. Pero hindi na ako reply doon. Ay, hindi naman, hindi sa akin nag-question. Walang question sa akin doon. Hindi, mga tanong lang po. Oo. Hindi naman, basta ang decision niya, is umuwi na muna kami ng Pilipinas at kung matuloy siya sa pagpunta ng Saudi, doon siya bibisita sa amin. Siya na doon na siya. Doon yung maganda balita, mga pwede na matrabaho siya Saudi, punta na, uwi na kayo Pilipinas, kahit mga ano kailan, pwede naman basita na sa Pilipinas. Pwede siyang pumunta doon para bisitahin kami. Pwede naman siya doon tumira, wala namang problema. Tama. Iyan lang, kailangan sa ngayon, hiwalay-hiwalay muna kami dahil... Hindi po. Hindi, kasi ang gusto kong sabihin, hiwalay-hiwalay muna, siya magtatrabaho kami sa Pilipinas. Hindi siyempre. Yung sabing maghihiwalay. Dahil sa responsibility. Sa responsibility niya na kailangan niya malayo sa anak niya para magtrabaho. Dahil hindi naman pwedeng iasa namin yung buhay. Alam mo ate, mga simula lang po yung ano sa dating ng blessing niya, yung isang balita yung balita mo ako, mga meron pa yung ano sa suportahan po taga Saudi para ang trabaho na yung asawa mo. Yan. Tapos meron pa din ako pa maganda balita po para sa iyo po. Ano po yun? Excited ako. Yung magandang balita po, meron pa po dalawang sponsor po.
Ay, thank you, Lord. Thank you po kung sino ka man pong sponsor. Isang sponsor, yung ayaw nang sila bangkit ng pangalan, Tita tsaka Tito, taga Australia po. ₱5,470 parang ipon natin yung sa bayad ng penalty. Okay po. Opo. Tita tsaka Tito, taga Australia. Maraming salamat po, Tita, Tito. Maraming salamat po sa napakalaking tulong po yan. Napakalaking tulong po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ay. At ibabalik po yan sa inyo ng liglig, siksik, at umaapaw po. Yan, blessing na yan. Maraming maraming salamat po. Talaga pong... Tapos, pangalawa, yung sponsor na po, bigyan ng sayo, $6,250 para sa gamot mo po. Oh, thank you po. Yung, ano po? Nung taga, ano, sa USA. Pero ikaw ang mga tibasan yung pangalan, kasi baka mga mali lang ako mabasa. Pasensya na kasi hindi ako marunong mabasa yung pangalan po. Ito po yung ano. Ay, okay. Si Madam Cynthia Sibayan Rufo. Rufo. Maraming maraming salamat po sa iyo, Madam. Napakalaking tulong po yan. Ay, tumitindig po yung balahibo ko sa... At the same time, naiiyak po ako dahil hindi ko naman po talaga pong ano yung... Ito yung para sa yung bilim na kayo pong gamot, yung sa diabetes, yung sa kahit po, yung sa ano thyroid. Po, thyroid. Mm-hmm. Ito po, $6,250. Opo. Salamat po natin, taga USA. Maraming maraming pong salamat. Cynthia, Madam Cynthia, maraming maraming salamat po sa tulong po. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 50. Ito parang sa medicine po. Thank you po. Maraming maraman po sa iyo, Ma'am Cynthia, para po sa aking gamot. Napakalaking tulong po nito. Napakalaking tulong po nito talaga. Para hindi, ito pong gamot na ito, nasa siguro isang buwan ko na po itong gamot. Isang buwan ko na po itong gamot. Maraming maraming pong salamat. Pagpalain po kayo, ibabalik po ito ni Lord ng liglig, siksik at umaapaw. Maraming salamat po. Walang sawa po ako magpapasalamat sa inyo. Hindi ko po man po kayo kilala, hindi ko po man po kayo nakakausap, pero maraming maraming salamat po sa inyo. Pati po yung ano, yung 5,470, yung tago na po natin para may ipon na natin yung sa bayad na magkano pa yung sa penalty or bayad na yung fees, yung sa visa. Doon na po, ano, matago na po natin yung 5,470. Ang hinihiling ko lang po, nanaway, ako lang hingian ng penalty. Hindi po, noon po kasi na ano ko na 12 pababa yata, hindi nila hihingian ng penalty. Pero yung 12 pataas yata, yun ang hingian na nilang penalty. Pero hindi ko po alam. Opo. Yun lang po ang naano ko. Yun po, ano, alam na natin. Pag magdating na po yung passport. Punta na po tayo FRO office. Doon na po tayo alim. Alam na po mga meron pa yung sa arjun ng penalty or wala. Opo, yun nga po ang ano ko. Saka sana po mapardon kami. Mapardon dahil nga po may valid reason po kami kung bakit talaga kami na overstay. Opo. At ando ipapakita ko po lahat yung return ticket namin na hindi namin nagamit at pati na rin po yung visa namin, i-visa po namin. Tama. Yan po lang talagang ano ko na sana po maano kami na ma-discount or ma-discount man lang kami sa aming penalty. Kasi hindi naman tayo mga sa mga nayong ano man ang decision ng yung FRO, mambigay sila yung diretso exit visa or mambigay nang sila extend visa. Kasi depende lang sila lang po. Kasi mga usap ko lang yung isang basis lang doon, mabait lang po yung officer, FRO office. Pero yan, mas maganda, pagdating na passport po, update na po kayo sa akin. Tatawagan po kita. Mapunta na po tayo nun sa FR. Tatawagan po agad kita pag halimbawa dumating po yung passport. Opo, opo. Tatawagan po agad kita para po maitanong natin
kung ano. Kasi pero kasi nung mag-check ako sa website ng FRRO, opo. Madali lang, basta andun yung lumang passport, magpapapicture yata ako ng passport size, color passport size, opo. Na ano kami, tig-apat yata kami, tapos affidavit, tapos yung old passport ko, saka yung new passport. New passport. Yun lang yun pang hinihingi ng ano. Saka po kakausapin. Madali lang po yun. Kakausapin daw po ako ng officer. Ako, kahit ako lang. Siyempre, ikaw kasi kakilagin na lang, ikaw maharap po doon. Kahit daw yung anak na under 16 years old, hindi na daw kailangan. Pag under 16 above, ayan, kakausapin din. Pero kung 16 na... below 16, okay. Hindi na, kahit ako na lang daw ang kausapin ng FRRO. Sabi ko naman wala naman yung problema kasi yun naman talaga ang nangyari, yun naman talaga ang totoo. Saka ihingiin ko din yung resident, kailangan ko ikompleto yung requirements para hindi na daw magbalik-balik. Kailangan ko daw yung address ng biyanan ko. Other card ng biyanan ko, kahit na yung passport copy ng biyanan ko, tapos para may government ID lang dito sa India. Tapos daw yung para sigurado na doon talaga kami nakatira, hingiin daw yung electricity bill na proof na talagang bahay yun ang biyanan ko under para may sarili lang bahay. Ipapakita talaga na hindi parang na hindi ako nagtrabaho dito, tapos nag-stay talaga kami sa biyanan ko sa Duolo nito. Yun ang nabasa ko kasi noon pa nag-check talaga ako kung anong dapat kasi kong kasi dami nang pag may online check lang, dami na po yung requirement. Mas maganda po, punta na tayo diretso lang FRO office. Doon na pas madali lang po yung ano. Opo, yun ang nga. Kasi minsan may kulang. Opo, minsan lang kasi pa, hindi naman laging parehas lang po yung requirements. Totoo yan. Depende sa po, iba-iba lang po yun. Tapos, ano po Arjun? Excited ka? Okay. Malapit ka na mauwi ang... July ang pasokan na. July 22 ang pasokan sa Pilipinas. Sana madasal na po natin bago po mang July. Ano pa na ngayon? June 5? June 6. Meron pa po tayo oras lang. Pwede naman, sana mga dasal na po natin bago pa July, mga Pilipinas. Mga katapusan yan. Or sabi ko nga, kahit malit ka ng mga isang linggo, dalawang linggo, pwede naman natin pag-usapan yung principal ng school. Pwede naman po. Pati po, pag doon na kayo Pilipinas, ma-request na po natin si Kuya Bal Santo Matubang para may si Scholar. Arjun Scholar lang. Yung marami po, natutuwa po talaga ako sa mga viewers na nag-request na sa Scholar kasi nga, masaya sila, lalo na ang pangarap. Siyempre, mabait na yung si Arjun, yung mga gusto naman si Ariel, diba? Gusto niya nga maging pilot. Tuwang-tuwa yung mga viewers yung pangarap, supportan yung pangarap ng bata. Hindi, si bahala na si Diyos. Kaya si Lord ang bahala. Siya ang magpaplano ng lahat. Kahit anong natin, umaasa pa rin ako sa biyaya ng Diyos. Tama po. Kasi kahit anong gawin natin, pilitin natin. Yung mga tao, yung mga viewers, gumagawa si Lord ng kung sino ang hihipuin niya na may mga mabubuting puso. Okay. Sabi ko, Lord, sana nga magkaroon ng scholarship si Arjun na tuloy-tuloy ang pag-aral niya, lalo na sa college, kasi talagang mataas ang bayarin. Oo, tama. Kasi mahal na po yung tuition. Sabi, isang taon daw, nabasa ko doon sa comment na isang taon daw ng pilot is 1 million, sabi ko, Lord. About ng 1 million, 1.5, gano'n lang po yung 1 year. Sabi ko, Diyos ko po, kung 4 years yun sa mag-pilot, abot na 4 million, Diyos, Lord. 4 to 5 million lang. Sabi ko, Lord, pero walang imposible po sa'yo. Eh, Lord, walang imposible kung talagang kalooban na maging pilot. Gusto na Diyos, mga lahat naman possible po. Tama po yan, Kuya Nico, tama po yan. So, mismo lang yung kaibigan mo sa MOGA? Yung Subjivan? Papa, napulo ko yung Instagram niyo po Yung sa Subjivan? Okay. Pinalo mo? Na kayo? Papa.
Ay, grabe. Ito po yung mga Arjun Fran, nung follow na si Sok Jivan, mga Instagram, tsaka Karun Preet. Tsaka sa'yo po. Ay, salamat. Nag-ano din po nga ako sa Facebook eh, ano din ako na yung group, ano natin, group picture natin. Mga ano, post na kaya doon. Mga yung iba kong mga kamag-anak. Oh, sabi niya yung isa kong pamangkin, Mama, panoorin mo, nandun si Tia sa ano, nandun si Tita sa YouTube. Ini-interview ng Kalingap, mga followers ng Kalingap yun, mga kamag-anak ko. Nasa Canada siya. Kasi lang ang dami din ang tinutulungan. Ang dami din tinutulungan kasi ng mga yun, mga kamag-anak na may hirap. Kagaya ngayon, may pinapa-operahan kaming isa kong kamag-anak sa puso. Kaya napakalaking gastos, billion. Kaya hindi ako makasabing nahiya na akong... Siyempre. Doon naman na anong maandasan po mo sa juice lang para hindi na mahiya, diretso lang mamabigay. Sabi nga sa akin... Pag may hinga lang doon sa tao, mga siyempre hiya lang po. Sabi nga nung isang viewers, ate, hindi po nakakahiya yung hindi lang tulong. Hindi po minsan kasi... Nakakahiya din naman kasi sila naghihirap din eh, nagtatrabaho sila para sa ano. Pero may talagang may mga mabubuting puso na kahit man sabihin na sapat din lang sa kanila, willing pa rin po silang tumulong. Siyempre, hindi naman tao ate, hindi naman lahat naman tao parehas lang para masamang tao. Meron pa doon, mabait lang tao, madami po. Kasi dito walang si Diyos, di ba? Dahil sa ano, maikot ng sa tao, mga mapunta na dito, matulungan po. Isa pa po, pwede ko pong sabihin sa mga viewers. Opo. Kung magtatanong po kayo bakit hindi sa bahay po ng biyanan ko. Po, magkalimutan din ako. Kumusta na po yung tirahan po na yung mga ano? Hindi, matagal na po kami, one month. We are 1 month already left that renting room, right? 1 month na kaming umalis doon sa inuupahan namin. Kaya nandung na kami sa biyanan ko. Kaya lumipat kaya doon. Doon na kami lumipat kasi unang-una kami uuwi na. Tapos yung unang-una tapos yung biyanan ko may sakit. Eh hindi lang naman yung biyanan ko nandoon, nandoon yung dalawang kapatid ng asawa ko na maraming mga katanungan sila, mga ano-ano. Hindi wala naman silang alam tungkol sa mga... Paano mga tulungan yung uso sa Pilipinas? Hindi nila yun alam, yung mga... yung charity... Meron din dito sa India na mga charity NGO blog. NGO lang dito po. Dito sa NGO lang yung sa... meron pa dito. Pero hindi para katulod ng Philippines, maraming mga vlogger. Marami talagang vlogger na pero dito hindi masyado po, marami. Dito meron pa yung sa... vlogger, nung sa parang personal vlogging lang. Sa mga personal vlog lang nila, hindi yung talagang charity vlog. Kaya, sabi ng asawa ko, maraming tanong, hindi nila maiintindihan, magugulo lang tayo. Kaya, okay na, kaya hindi na kami lang doon. Buti kung doon kami pa sa nirerentahan naming kwarto, walang problema doon. Kaso, mga 1 month na kami, 3 weeks. Baga alis na kaya doon sa ano, yung sa walang baba, ano, doon sa rent house, yung sa kwarto na kayo, bakit maalis kayo doon, mga walang bayad? Kailangan na daw nung may-ari. Kailangan na daw nung may-ari yung bahay, kasi may kamag-anak na titira doon. Kaya kami napilitan na rin na umalis doon. Kasi mag-aalis kami, tapos kung ganyan naghahanap din siya ng trabaho, sayang nung ng renta, imbis na ibili ko na lang yun ng gamot yung pangrenta. Tama. Kaya doon na lang kami sa biyanan ko. Kasi kaya magtatanong iba bakit daw nagrenta, sabi ko ayaw ng asawa ko na na-stress ako dahil may sakit ako. Tama. Number one yung stress. Kasi siyempre yung sama-sama sa isang bahay, may dalawang pamilya, dalawang kapatid niya na may pamilya nandoon sa compound. Opo, meron pa minsan mga ganito, mga misunderstanding lang yung sa family para maintindihan. Yan po ang totoo. Siyempre ako lagi nakahiga. Pag mabuti ang pakiramdam ko, ayan, gagikilos ako. Pag masama na naman,
nakahiga na naman. Anong sasabihin? Hindi nila yun maintindihan. Ah, asawa mo lagi nakahiga. Oo. Bakit ganyan? Tama, tama. Yung misunderstanding. Oo, yun po ang ano naman. Yun naman ang problema. Pero okay naman po. Ngayon sa ngayon, okay naman. Nagtatanong nga din sila kung kailan na daw dadating yung passport namin. Sige din ang tanong kahapon nga, tinanong yung asawa ko. Yung passport, kailan na makukuha? Sabi, sagot niya naman, hinihintay pa namin. Kung hindi niya yung baka Biyernes, bukas Biyernes, sa Biyernes or Sabado or next week. Next week. Yan ang inaanin. Okay lang, malapit na lang. Yung mga 3 weeks na lang, baka na yun ang linggo or next week lang. Yeah, pinagpipray ko nga sa ko, Lord, sana dumating na yung passport ko. Sa tapos, sana po may magkaroon si Kalingap Nico ng sponsor para maanuhan yun. Hindi naman. Dahil si Diyos lang po magkaroon lang yung sponsor ko. Mangan tayo, mga dasal, tsaka request na po tayo, mga sakila viewers, di ba? Sila lang po, decide lang, masasponsor lang po. Dahil yun lang naman po ang ano. Dahil kung wala naman po tayong ano, kundi maghintay lang po sa po kung ano po ang darating. Kaya, minsan natutuwa ako pag nag-ano sila, minsan nagbabasa ako ng comments. Tutuwa ako dahil tuwang-tuwa sila na meron na ditong kalingap dito sa India. Opo. Sabi ko, maybe mga sooner or later, bigla na lang makilala ang sa India. Pangalan ng kalingap dito sa India. Opo, opo. Kasi, yun ang puntasan natin, yun ang goal natin para dami na pang matulungan po natin pangandahit sa kalingap po. Kasi kami din, si Kuya Robin, tsaka kami din po yung mga kalingap din tulungan sa amin po. Minabasa din akong comment din, sana doon din daw sa south part. Opo, sana mabahal na araw po para may slowly lang kasi kami medyo malayo po mga ito po north lang tayo. Oh, sa north tayo. North lang tayo doon sa south lang po yun mga porta, 3,000 kilometer lang layo po. Sa tingin ko, mas maraming Pilipinas sa ano. Opo, yung para makila, south lang yung sa south. Dito sa north, ay parang hindi naman masyado. Hindi masyado po. Maraming. Meron pa yung Mumbai, ang Gujarat, Kerala. Meron pa yung chat na sa akin. Ang daming na po doon sa south. Sa south, ang maraming Pilipinas. Opo, opo. May mga vlogger sana din. Sana po bahal na nga ro, mga madating na po tayo doon. Pero kasi na yung bambago lang kalingap dito sa India po. Siya pa yun. Tadaki na pa yun. Amriksen. ਹੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਾਈਫ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਖਾ ਤੋਂ ਮਾਟਾ ਖਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਫਿਲੀਪੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਡਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲੀਪੀਨ ਆਉਣਾ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ
ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ ਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ 2016 or 2017 ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ 2000 ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਡ ਤੋਂ ਡਿੱਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ FDB ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਸ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਇਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਪੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਆਪਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਲਓ ਜੋ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪਲਟੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲਪੀਨੀ ਬੋਲਦਾ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ maraming maraming salamat po sa mga viewers, sa mga tulong po ninyo, lalong-lalo na sa no skip ads, sa sponsor at sa
sa hihipuin pa po ni Lord ng mga sponsors, supportan po natin ang Kalingap, si Kuya, si Kalingap Nico dito sa Punjab, at Kalingap Rab, Kalingap Rab, Kalingap Bal, Ate Edna, at Kuya Robin, at yung lahat ng Kalingap Kalingap family, Kalingap team na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. At yung sinasabi po ninyo na napaka-supportive po talaga ng asawa ni Kalingap Nico, pati nanay at tatay, dahil nakita ko po sila. Ang bait ng nanay ni Kalingap Nico sa kayong tatay. Nakasunod lagi sa anak niya. Very proud yung tatay niya sa kanya. Talaga po, yun lang po ang masasabi ko. Talag totoo po, napakabait. Na, genuine po ang kanilang ano sa tao. Pag lingap po nila, pagtulong po talaga. Kaya, yan lang po. Hindi lang po talaga mabait. Talaga po, ako po mismo makakapagsabi. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa inyo. Wala po akong sawang magpapasalamat sa inyo. Sa tulong po ninyo. Yun lang po. Ang ayos. Nagnan, thank you ka, viewers. Naiyak ka? Huwag ka nang naiyak. Sorry ka na. Thank you sa mga viewers po. Dami lang tanong sa mabait na si Arjun. Mabait po si Arjun. Kahit po sa mga comments po, thank you lahat po. Nandani, thank you sa mga sponsor, yung pera po, yung panggamot ni Mama, tsaka sa FRO po. Thank you po. Sa Tita and Tito, Tito and Stelia, yung bayad na bigyan ng yung pera parang sa penalty, bayad ng penalty. Thank you ka, Tito, Tita. Tito, Tita, thank you po. Tapos si Madam Sincha. Sa Madam Sincha po, thank you po. Mga Kalingap, mga po, salamat po sa inyong lahat. Ito na po mga Kalingap, mga ano po, update na po si Ate Rowena. Please like and share po ito yung video. And pati po yung ganyan po yung tuloy-tuloy na po yung ano po, mga suporta po natin si Ate Rowena para po ano, mauwi na po sa Pilipinas. Wag mo na po kalimutan po, subscribe and like po Kuya Bal Santos Matubang and Ate Edna Vlogs. Kalingap Rob, Ate Jack, and lahat ng po K-Boys, pati Kuya Robin, Indiano, Bicolano po. Sige po, see you po next vlog. Jesus loves you.